This is Ruter Batigas, reporting to you one of the most sensational crimes committed by a woman in the annals of police history. Ang true story ni Isabel Aquino ay hinugot mula sa police files at binigyang kulay through cinematic license. Si Isabel Aquino ay isang biktima. Bago pa lamang siya makulong hanggang sa loob ng kanyang selda. Dahil buhay pa rin siya, lagi niyang sinisigaw ng isang bagay. I want to live. The biography of Isabel Aquino is very simple. Isa siyang pangkaraniwang babae na nagbuhat sa isang mahirap na pamilya. Hindi ako nagsisisi. Kung kailangan pumatay uli ako para maipagtanggol ko kayo, gagawin ko. Pero ang buhay ni Isabel Aquino ay talagang malapit sa krimen. Sex and violence ang bumabalot sa kanya. Tulad ng maging waitress siya sa isang restaurant. Mismo ang nobyo ni Isabel ay may kaugnayan sa krimen, isang TV news reporter. Kailangan kita. Siguro di talaga tayo magkapalad. Maging sa bahay niya, ay naroon pa rin ang tukso. No. Masama ang tama ng kanyang tiyuhin. Bastos! Awa na! Tulungan niyo ako, ha? Awa na! Ba't na kayo kailang ko dito? At nangyari nga ang krimen ni Isabel Aquino. Hanggang sa kulungan, matigas, matapang, sumisigaw. Isabel Aquino. Tumakas nga ng bilangguan si Isabel. Maris, sumama ka sa akin. Yes, sir. Pero sa sindikato naman siya bumagsak. Matindi ang may hawak ng sindikato. Isang matrona. Sayang ang katawan mo kung hindi mo gagamitin habang bata ka. Pag nangulunto yan, walang silbi yan sa'yo. Isabel, meet Hector. At isang young syndicate lord. Gwapo kaya sex ang instrumentong gamit niya. Prostitute ang close friend ni Isabel, kaya maaaring bumaligtad at sinasalisihan siya. Bakit mong ginawa yun? Gusto ko eh. Masarap ka palang halikan. Huwag mo nga ako isama sa mga listahan ng mga boyfriends mo, okay? Kung gusto mo, mag-steady na tayo. Baka gusto mo halikan kita ulit. Isa kang ang tunay na kaibigan, Laura. Minamahal mo pati yung mga mahal ko. Pinakamatinding kaso ni Isabel, ang kanyang batang kapatid, isang recruit for white slavery. Ka? Pati kapatid ko? Ano ba ang gusto nyo? Ano ba kasalanan namin sa inyo? Tinatay mo si Martin. Ipaghihiganti ko siya laban sa iyo, Isabel. Laban sa pamilya mo hanggang mabura ko kayong lahat. Tangina mo? Isabel! May halika mo ako. Dali! Yung masarap ha. Baka dumating na sila. All the pages of my newspaper are not enough for you to know the sad story of Isabel Aquino. You must see Isabel Aquino in person. Isabel
Aquino.